Good day. So labas tayo ng lungga ngayon. Pupunta tayo sa rent a car kasi pupunta kami ng Riyadh bukas. So mag-aabang lang muna tayo ng taxi para makapunta tayo sa Mobile. Gihintay lang kasi tayo ng flight natin pa uwi na Pilipinas. Kaya hindi tayo makapag-vlog ng regarding sa mga technical issues kasi nandito lang tayo sa bahay. Radel Mobile, how much? Where Mobile? Mobile main road. Going talk ba? Main road, 15 ni Albarada. 15? Yeah. 15, ha? Yeah, 15. Happy discount? Okay. So, 15 real. Going to Mobile. Yeah, ito tayo. Kilometer. So yun, nandito na tayo sa Tukba, sa may Mobile. So 15 minutes lang ang biyahe natin, malapit lang. Ang pamasahe niya ay 15 reals. So pag-convert natin yun, mga 170. So 4 kilometer, 5 kilometer na biyahe. So dito din yung mga rentahan na sa likod nito. Dito kami pupunta ng kapatid natin. So inihintay lang natin siya. On the way na din, so check natin kung magkano nga ba ang rental fee ng mga sasakyan dito sa Saudi Arabia. Kasi pupunta kami ng Riyadh, malalaman natin kung magkano magagastos natin kasama ng gasolina, then rental fee. So i-update namin kayo kung magkano, para at least kapag nagrenta kayo dito sa Saudi, lalong lalo na yung mga kabayan natin dito na pupunta ng Riyadh, nagre-renew ng passport, kung alin ba mas maganda, magta-taxi ba kayo or mag re-renta kayo ng sasakyan or magti-train. So malalaman natin yan kung magkano ba ang magagastos kapag rent a car. When? So dito yung mga sasakyan. Baka yan. Hindi naman 2020 na. Abo! Waiting ta. Hala, how are you? Kefek. Wena ada sayara. Sa Bangladesh. Ayo, ayo. Wena ada sayara. Ena? So nagrent tayo ng Hyundai Accent. So 992 per day. Ah, too much scratch. Full benzine. Ada? Full benzine. Ada tuh. Apa ya? Ada cahe. Too much scratch, ah? Cahe? Karena parang ito yung narintahan ng kasama ko. Ada cahe? Ya. Video, video, video. Video badin pulos. Ada kulu sel sel tu. Aiyah. Ada warat, ada gitam, ada kulu sel sel tu. Kulu apa? Spare tire. Kulu, abis tu. New. New. Not ada outside. Ada jack. But sit down. Engine full. Ana left kalam, nak kalam aki kada nafar. Engine full. Mayabga. Inca toke hena. Engine pool? Ada gasoline? Ayo, ati inshallah Pepsi man, yalla. Bos. Yalla. Pepsi? So, engine pool. Kampulus? Ati kinta medas, inta malum kampu bengin. Restimara. Wen ada sign? Ada signature.
customer sign. Ada oil, ada new. Back, 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 back. 1 minute. So ayan, checklist. Bigyan mo daw siyang pang Pepsi. Kasi maraming gasolina. Maraming gasolina. Pare, mali siya. Basta laki na. Okay. Okay. Kalas? Okay, kalas. Pare, Riyad, mati mo kira. Mati mo kira. Ah, sorry. Ah, na-check hata engine lagi ka. Okay. Okay. One more. Mapi, mapi hawa? No. Mapi hawa? Oh, mujud, mujud. Kois. Yang kes-kesnya. Yan. Para secure tayo. Okay, close. Ayo ba? Okay ba? Okay. Aklan. Ayan yung Estimara. Ganyan ang Estimara. Sorry, ada Estimara. Ada Estimara? Basi Estimara? Ayo. Mapi insurance? Insurance online. Okay, thank you. Okay. So yun. Dalga na tayo mga kapatid. Saan na dito? Ayun, pauwi na tayo ng bahay. So, nag-rent tayo ng sasakyan kasi pupunta tayo ng Riyadh bukas kasi pag-drive natin si kapatid. So, dahil mag-renew sila ng or mag-apply sila ng passport sa kanilang baby. So, pag-drive natin sila kasi kailangan. So, good luck sa amin bukas. Good luck sa biyahe. So, share ko na din sa inyo guys yung ano, kung magkano yung renta ng sasakyan dito sa Saudi. So, ordinaryong sedan na katulad nito na Accent na 2020 model. So, ang per day niya ay 92 SR. So, sa 92 SR na yon mayroon kayong allowance na 300 km per day. So, 300. So, nag-rent kami ng 3 days para at least makatipid tayo sa ano. Kasi once na 1 day lang yung i-rent mo, mayroon kang only 300 kilometer. Tapos malayo yung pupuntahan mo. Malulugi ka sa per kilometer charge. Kasi ang charge per kilometer is 0.45 halala. So, medyo malaki yun. So, mas maganda. Tip ko lang sa inyo na magre-rent ng sasakyan. Kung malayo ang pupuntahan nyo, much better na mag-rent kayo ng per day. So, malaki na yon, medyo malayo na yon. Especially kung sa Riyadh kayo pupunta. Medyo kahit magliwaliw pa kayo nun. So, sa case namin, kumuha lang kami ng 3 days. So, meron kaming 900 km. So, 3 days. So, after 3 days pa namin isasoli yung sakin. So, yun lang. Sana nakatulong. Share lang sa mga ating mga kabayan lalo na dito sa Middle East kung kayo ay nagbabalak mag-rent a car. Yun, magandang araw. Pan 3 days na ang ating nerentahan na sasakyan sa Hobart. So, ibabalik na natin siya ngayon. So, nag-galing kami ng Riyadh. Nag-renew ng passport. So, yung nerentahan namin ay Hyundai Accent. So, ang review ko sa kanya, okay naman siya. Hindi siya kulang sa power. Sakto lang ba? So, pwede siyang pang long run. Hyundai Accent 1.6. Then, isa pa sa napansin ko sa kanya, napakatipid ng gasolina. Yung isang full tank niya, halos kalahati lang yung na consume sa loob, sa ano,
Yung isang full tank niya, halos kalahati lang, kalahating tanki lang yung nagamit hanggang Riyadh. So, napakatipid. Ang ganda. So, ito yung Hyundai Accent na 2020 na model. So, hindi lang siya nakamags, pero yung loob niya, okay naman. I-tour pa natin kayo. So, ito. Yan, sobrang init. Oh! OMG, wait lang guys. Start natin. Nabigyan natin. Yan. So, ang ating temperature ngayon ay 44. So, ang masasabi ko sa sakin na to, sulit naman yung narentang natin na 92 per day, 92 SR. So, napakatipid sa gasolina ng sasakyan na to. Although 1.6 ang makina niya, pero yung isang full tank, ano, ang nabawas lang. Ayan. Ito kasi ginamit ko na to eh. So, bumaba lang siya ng kaunti sa middle na yan. So, napakatipid niya guys sa gasolina. Sa, kasi more than 400 km yung tinravel namin one way. Oh, so, 400 km, hindi pa nakaubos ng isang full tank. Diba? Napakatipid. So, marirecommend ko ito sa sakin na to. Hyundai Accent 2020. Ganda, maganda yung ano niya. Saka may hatak din siya guys. Hindi ka mabibitin sa mga ano, pag overtake. Mas ano, kumbaga mas komportable ka. Kumpara doon sa mga maliliit na sasakyan. So yun. Thank you sa panonood. And God bless everyone. And see you soon in the Philippines.